Pero dapat alerto tayo kung ito yung rematch. Umangat na sa kaliwa ito si Marcelo Felipe. Sinod ng kagad ni Melvin Cofos, Marco Rubano, Juan Andruas at saka si Daniel Bencarino. Nagpapakala sa ito kating mga breakaway. Umangat naman sa kaliwa ito si Daniel Bencarino. Sapa! Ay! Daniel Bencarino naman yung umangat. Talagang gusto kumawala nito mga Victoria Sports. Dahil dalawa yung magkakampi. Umangat naman sa kaliwa si Melvin Corpus. Ayun na mo ngayon yung Ronaldo Ranza. Nauubusan ito si Ronaldo Ranza. Mukhang nauubusan ng bahagya ito. So ito ngayon si Marcelo Felipe. Hinahabol niya ang pilit. Si Melvin Corpus na. Naka si Melvin Corpus. Talaga pinatutulayan niya na kahit siya'y nag-iisa ay kaya niyang lumayo at makawala doon sa ating 5-man breakaway. Kampi na! Bumigyan na kayo! Ito na! Hinihintay ng lahat! Ang muling pag kaharap ni Marcelo Felipe, Ronald Durant, si Melvin Cobos. Ito na mga idolo! Huwag na kayo! Ngayon ka natin! Ito na! Last 200 meters! Ito na finish time! Sino ang unang babanod dito? Marcelo Felipe, Melvin Cobos, Ronald Durant, sa last 200 meters! Umangat sa kaliwa itong si Marcelo Felipe, nagkakitita dito sa ibang Marcelo Felipe, Melvin Cobos, Ronald Durant, sa first and foremost, siyempre kalampangan natin ang ama ng bayan ng Ubigayo, United Tools. Sa mga hindi nakakalam, lalong-lalo na sa mga tayo. Pagkakiyan, hindi na tuloy na yung kasama mo sa pagkakiyan. Uy! Yes! Mga boss natin nandito. Kalampangan po natin. Ano, kaya mo na sa kayo mga member. Pagkakiyan. Mga suporta, I heard kanina, meron daw taga Paranaque. Kasi Paranaque dito, umuwi na. Kasi contest na rin, yung ticket sa Paranaque. Okay! Rematch na naman to. Ngayon sa pagkakataong to may kasama na itong si Melvin Corpus ha. Andito na sila Ryan Tugawin at ang mga excellent noodles. Hindi na mapagkakaisahan. Ang nag-iisa ngayon dito itong si Ronald Ranza. Pero maraming mga Victoria Sports, Gopo Gold, Titan James Mendoza, Ronnie Langkita. Uy, Joshua Pascual, no? Fresh from Thailand. Itong si Joshua Pascual. So, dito yun, Rustum Lim. Gilbert Valdez, saan? Marcelo Pinite. Si Caro Brothers, saan dito? Yan, Malumanog, and itong si Ronald Duranza. Ayun, kaya ito gawin. So, magandang labanan to. Rematch. Rematch na rematch to. Ganda na to. So, si Pascual. Si Angelo. Masudario. Dito rin si Caro.
Rostong Lim, Ismael Gross. Pero tiga yung magkakaibigan niya mga yan. Oh, ayun, si Aidan James Mendoza, Regine Dean, JP Olarte, dito isang to, si Aaron Dilena, mga batang klase do. Ganun mo kasi. Okay, sir na. Okay. So, bakba na. Oh, bakit ka agad itong si Ryan Tugamin eh. Ryan Tugamin agad ang unang tumi na. Sinundang ka agad ni Carino, Warren Bordeos. Itong si Roy Duranza, si Joseph Bora. At isang excellent kudos, Mark Maminta. So, magandang bakbakan ka agad ang papakita ng mga ito. Sigurado po laps lang tayo, matinding bakbakan ang mangyayari dito. So mga victorious po sa pangungunan ni Marcelo Bilibe, nag-isa rito B-Pharma, itong si Rodrigo Hernando. Itong batang Placido, si Gilbert Valdez, si Russell Agapito, and dito si Gilbert. Opa, nandito rin si Aidan James Lindon sa Marco Lumano, ngayon si Joshua Pascual, Melvin Corpus, si Kaaro, si Marcio Dario, si Gonzalo, at saka ito isang JLC. So, wala pa nakabreak ako, ha? Talagang pakiramdaman. Sabi nga dito. So, iyang timbang. Dito, kalaban mo, plat, eh. Mangat sa kaliwa itong si excellent leader. Mukhang si Joseph Bora. Iyan din ba mga pare si Roger kita. Oh, mga sa kaliwa itong si Kenneth Maramba. Sinanda na isang excellent move sa go for gold si Kalkal. So, may tumatakas tayo. Maagang tumatakas ang ating limang riders. Kenneth Maramba, Joseph Bora, James Paul Escobion, si Roger kita, Iyan Timbang, at itong si Angelo. Ang bakbakan to. Okay. Oo, umangat ka agad. Oh. So, may nabubuo na tayong grupo sa harapan. Oo, mga sa kaliwa si Roy lang kita. Sino na agad ni Russell Capito? Iyan Timbang Masudario. Gilbert Valdez, ito mahabol na ito mga victory sports. Andito lang sa gitna itong si Aaron Dilena, Melvin Corpus. Mukhang hindi binabantayan si Melvin Corpus, ha? Andito lang sa bibandang likuran si Melvin Corpus, samantalang si Ronda Duranza. Andun na! Andun na sa breakaway si Ronda Duranza. Tayo mga abanti sa harapan. Tignan natin kung makakalaya. Ito na si muna si Ismael Grosby, James Paul. Oh, maangat ka lang. Susunayin na lang kita. Darin Bordeos, naiiwan dito. So, si Ryan Tugawi yung nasa harapan ngayon. Nandito pa rin sa likod itong si Aidan James Mendoza. Joshua Pascual. So, meron na tayo agad sa buong mga breakaway. Hold on, sa Marco Lumano din. Itong si El Joshua ba yun? O si Daniel Bengalino. So this is our 3-man breakaway. So lumalaman ka agad sila 200 meters doon sa ating main marathon. Daniel Bengalino, Ronald Duranza, and Marco Lumano. So pero may nag-aabol. May nag-aabol agad sa likod. Ang speed 55 kilometers per hour. Nag-aabol sa likod. Sa likod, minagabol. Ito, minagabol na. Ito na yung karibal niya. Si Melvin Corpus at si Marcelo Tiribe. Talaga hindi nagpapabaya. Nung naramdaman ni Melvin Corpus na nasa harap si Ronda Duranza, talaga sumibat na rin. Dahil mahirap kong mapag-iwanan ka dun sa likuran. So, ang mga mortal na magkalaban sa mga itong karera, itong si Ronda Duranza and Melvin Corpus. Dito kaya ay makakabawi na naman ang mga Navy go for gold. Dito kay Melvin Corpus. Dahil last na laro nila doon sa Santo Tomas Pangasinan ay
nagkabantayan itong si Mervin Corpo sa Rodan Duranza. Binantayan talaga si Mervin Corpus dahil wala naman siyang kasama dun. So sa pagkakataong to ay buong Excellent Noodles team ay andito ngayon sa karerang ito, mga sudari ay mga kayaan sugawin, at andito na rin yung mga Go for Gold Riders ay the James Mendoza, Rustum Lim, Warren Bordeos, Ron Lankita. So ang kanilang speed 49.50 kilometers per hour. So dalawang Victoria Sports, Go for Gold and Excellent Noodles itong andito. So lumalayo na ito mga riders sa ating breakaway. So andito na naman ito si Ronald Duranza at Mervin Corpus. Napag-iwanan sa likod si Aidan James Mendoza. Tignan natin kung makakadikit dito sila Aidan James Mendoza yung mga GoPro Gold Riders. So, ay, dyan lang ang ikot. So, dyan lang pala ikot. Ito yung ating grupo. So, malapit lang naman. Ito lang yung ating breakaway. Pinahatak ni Ronald Duranza. Tignan natin kung makakadikit pa yung grupo. Dito sa grupo ni Ronald Duranza and Mervin Corpus. Okay, ito yung ating main peloton. Pinahatak ngayon ng mga GoPro Gold dahil walang GoPro Gold doon sa harapan eh. Andito yung sprinter ng GoPro Gold, si Aidan James Mendoza. Mga si James Poliscobe, no? Tinugis ka agad ni Marso Dario. So, andito lang yung ito, sprinter, ang third place sa Tour of Thailand, itong si Aidan James Mendoza. So, nakikipagsabayan siya. Pero, pa-easy-easy lang dito habang nagkakabalatan dito sa harapan, no? Nagkakabalatan dito sa ating harapan. Tingnan natin kung maghahapon na. So, didikitin na nila yung ating apat na breakaway. Speed nila, 55, ha? Pabilis. So lumalamang na yung breakaway natin, 200 meters. Tansyado ko, nakikita ko pa, natatalong ko pa yung ating breakaway. So 250 meters na ang nilalamang ng ating breakaway dito sa ating main group. So hindi pa naman tapos ang laban, mahaba-haba pa to dahil napaka-init. So ating init, ano mo yan? Wow, maata to si Ryan Tugawin, no? Inangatan ni Ryan Tugawin, sinundang kagad ni Kita. Ay na, tumatakas na si Ryan Tugawin. So maghahabol kaya o tutulungan niya si Mervin Corpus doon sa ating breakaway. So GoPro Gold, hindi tumitira yung mga GoPro Gold riders. So tutulong itong si Ryan Tugawin doon kay Mervin Corpus para may katulungan si Mervin Corpus doon sa ating breakaway. Nasa likod niya itong si Ronyel, Ronyel Kita, ang kapatid ni Ronyel Kita. So talang kung makakadikit kaya itong si Mervin Corpus, Ryan Tugawin ito sa ating break. Okay, baabutan sila. So yun tayo sa anong na break. Ah, lima pala, 5 mile breakaway. Marcelo Felipe, si Daniel Bengarino, Marco Lumanog, Ronald Duranza, at itong si Mervin Corpus. So medyo mabagal lang yung kanilang takbo, ha? So titigyan natin kung makakadikit dito si Ryan Tugawin at si Ronnie lang kita, Ronnie kita. Pagod ka na? So makakalayo kaya ng tuluyan itong grupo na to. Magalaw! Ay, sumobra ka eh. Mali nalalaga sa ating limang breakaway. Mervin Corpus, Ronald Duranza, last 3 laps. Ano kaya ang bilang nito?
Marco Lumanov, Daniel Bengareño at saka itong si Marcelo Pinite. So napakaraming nanonood dito sa bayan ng Umingan. Saan ang ikot? Ayun doon. Ayun, U-turn! Lapit lang U-turn. So ito na, naka-U-turn na. Ito ang ating mga breakaway. Luma pa rin ha. So may nag-ahabol ngayon dito ha. May nag-ahabol dalawang riders. Ryan Tugawin Ronnie Langkita. Hi, si Joshua Pascual. So ito yung ating mga riders na sumusunod pa. Main group. Uy, mukhang lilo itong grupo natin ha. Mukhang pababayaan na yung grupo nila Ronald Loranza. Mukhang hindi na mag-ahabol itong mga to. Okay. Tingnan natin kung mag-ahabol na ito ating main peloton. Sala ko na ito. Ho! Ito mag-ahabol pa itong mga GoPro Gold Riders. Dahil walang GoPro Gold doon sa harapan. Hindi ko lang alam kung kasama nila si Marco Lumanog. Pero yung sprinter ng GoPro Gold ay napag-iiwanan dito sa mga grupo sa likod. So, dito si Garo, si El Joshua kanina naiiwan dito sa likodan. May insayo o wala? Nagkakaupusan dito ha. Pero pag marami sila ganyan. So lumalamang yung breakaway natin ng mga 300 meters kanina eh. So ganun pa rin kaya malamangan ang ating breakaway. So andito pa rin si Rustum Lim, Joshua Pascual ang mga kumukontrol. Pero may umangat si Gilbert Valdez, sinundang agad yung Warren Bordeo. Oh, umangat na rito si Ian Timbang, si Kenneth Maramba, Ryan Tugawin, and si Rosulo. Umangat na rito si Roddy Bedate. Eh, nangatan na rin ni Rasi Nagapito. Oh, nagkakabanatan dito sa grupo eh. Dito sa grupo ito nagkakabanatan. So, may humihiwalay ng mga riders dito. Warren Bordeo, tatang ubusan dito dahil napakainit ang panahon. Pati bayan ng ensayo dito, Russell Agapito. Ito na, dumikit na si Aydan James Mendoza. Maibibikit pa kaya nila doon sa ating mga breakaway. Dahil yung pangrimate ng Go for Gold ay andito pa rin. Pinabantayan ni Mar Sudario. Umangat sa kanan si Russell Agapito. Ayun na, walang sumusunod kay Russell. Nakakadikit kaya si Russell doon sa ating second group. Ayun yung ating second group. Meron pa tayong second group. So tahimik na lang ito ating grupo. Talaga nagkakaubusan din sa banatan eh. Si Kalkal nandito ha. Kasarapan. Punta na rin yung second group. Lima. Luna, ito ang ating second group. Si dalawang excellent noodle, si Joshua Pascual, JP Olarte, Ronnie Langkita, si Angelo ng excellent, at saka itong si Russell Agapito na Batang Placido. So hindi ko na matanaw yung ating mga breakaway. Siguro mga 300 meters na ang ilalamang ng ating breakaway dito sa second group. So, naiwan na sila Joshua. More or less 600 to 700 meters na ang ilalamang ng ating 5-man breakaway dito sa mga nag-aabol sa record. So napakalayo na.
So, tanong ko, maabot ang bayar nila o makakadikit pa yung grupo dito. Okay, so lumalayo na lang tuluyan to ating breakaway. Okay. So, rimas na to, ha. Rimas sila Marcelo Felipe, Rolando Ansa, Mervin Corpus, Barco Lumanog. At itong bagong-bagong nasa breakaway natin na hindi natin karaniwan na iba-vlog, itong si Daniel Bencarino. Sino naman kaya ngayon sa mga to magtatala ng panibagong pangalan dito sa Panduran 6 dito sa bayan ng Umingan? Maghahari kaya uli itong si Mervin Corpus na taga rito sa Umingan, o makukuha naman ng Victoria Sports o si Ronald Duranza? So magandang labanan to. Napakainit ang ating panahon, 46 kilometers per hour. Grabe init, nakakapaso, nakakasinit, teka nga. So, press from ensayo itong mga to. Highlight speed, 43. Ito ngayon ang Victoria Sports ay lalaro ito sa Europe sa pangunguna ni Marcelo Felipe and Paco Choa at sa lahat ng mga Victoria Sports. Sila yung another in the continental team na lumalakok sa ibang bansa. Peloton data sa mga to kanina sa mga tindera dito, kasi sexy pa. Okay, ito pala yung grupo natin, ha. So mga 600 meters na ang nilalamang ng ating breakaway dito sa mga grupo dito. So tumatakas ito si Gilbert Valdez. Go Palamig ka muna! Palamig ka muna! So ito, Rustum Lim. Palamig ka muna, baby! Ano mo? Woohoo! Grabe, init! Kung may dumidikit dito sa ating breakaway, o sila pa rin. So parang sila pa rin, ha? So sila pa rin yung ating breakaway, Mervin Corpus, Ronald Duranza, Marcelo Felipe, Marco Lumano, and Daniel Bencarino. Layo na, malayo. Go Idol! Okay, so malayo na ng agot, ha? Hoy, tambay na lang dito, masarap tumambay. So 1 kilometer na yata ang agot ng ating breakaway dito sa main group, ha? Okay. So sila pa rin talaga. Wala nang nakadikit dito. So shoutout po natin itong mga, anong pangalan nyo? Shoutout po natin itong banana queue dito. Si ano? Ayun na, okay na. So Marco Lumanog, Daniel Bencarino. Uy, medyo bumibilis na. Uy, bumibilis. Okay, so mukhang nagpapakalasan itong ating mga riders, ha. Mukhang nagpapakalasan. Hindi ko lang matanda kung ito ay rimatihan na. Pero dapat alerto tayo kung ito ay rimat. Umangat na sa kaliwa ito si Marcelo Felipe. Sinundang kagad ni Mervin Corpus, Marco Lumanog, Juan Andruasa, at si Daniel Bencarino. Nagpapakalasan na itong ating mga breakaway. Nagpapakalasan na, mukhang aking matayan na to. Umangat naman sa kaliwa itong si Daniel Bencarino. Isa pa. Ay, Daniel Bencarino naman yung umangat. Talagang gusto kumawala nito mga Victoria Sports.
talagang gustong kumawala ng mga Victoria Sports dito sa limang breakaway na to. Ayan talaga yung magkakampi. Umangat naman sa kaliwa si Melvin Corpus. Ayun na mo na ni Ronald Loranza. Ayan itong si Oy. So naiwanan itong si Daniel Bengarino at Marco Romano. So malpas ito. So nauubusan itong si Ronald Loranza. Mukhang nauubusan ng bahagya itong si Ronald Loranza na pag-iiwanan ni Melvin Corpus and Marcelo Felipe. Ako, medyo umangat na, umaasara itong si Melvin Corpus. Tignan natin kung maabutan pa nila si Melvin Corpus. So talagang grabe ang init, nakakasulasok, napakahapde ng tindi ng sikat ng araw. So umangat na si Melvin Corpus. So ito ngayon si Marcelo Felipe, hinahabol niya ang pilit si Melvin Corpus na nakakalayo na ng mga 70 meters dito kay Marcelo Felipe. Talaga nagpakalasan sila, hindi umubra yung dalawang Victoria Sports dito. So punta natin si Melvin Corpus. Ang lumayo at makawala doon sa ating 5-bound breakaway the muscle box. Ayan na, di na din sa ganda-saga 50 kilometers per hour. Napakalas nga yung dalawang Victoria at saka si Ronald Loranza. Pero hindi pa tapos ang ating laban dahil meron pa tayong isang lap na natitira. Itigil natin kung mauubos kaya itong si Melvin Corpus. Isa pa! Kung mauubusan pa itong si Melvin Corpus or maaabutan pa ng ating mga grupo sa likuran dahil mahaba-haba pa. Talagang sinasagat-sagat na ni Melvin Corpus. Okay, pagbalik rematihan na to. So walang kan. So last lap tayo, Melvin Corpus. Ito ang ating solo breakaway. Nasa likod lang si Ronald Loranza. Talagang pinagmamalaki ito ng bayan ng Umingan. Itong si Melvin Corpus from Santa Maria, Umingan, Pangasinan. So nakakalamang na siya, medyo 100 meters lang. Naghahabol tong si Marcelo Felipe and Ronald Loranza. So ito pa yung dalawang naghahabol, Daniel Ben and Marco Romano. So ito na si Melvin Corpus. Maaabutan pa ito ha. Kung maaabutan pa ng mga naghahabol sa likod dahil kalaban na lahat. Halos kalaban na lahat yung nasa uran. So the pride at Umingan. Pero hindi pa ito siguranya dahil medyo mahaba-haba pa ito. Maaari pang dumikit dito si Ronald Loranza at si Marcelo Felipe. Okay, so napakaraming fans dito. Nakakapanginabo, nakakatindig balahibo ang suporta ng mga taga-Umingan, Pangasinan dito kay Melvin Corpus. So ayan na sa likod, medyo dumidikit na itong si Marcelo Felipe. Naku po, ito sinasabi ko, mapagkakaisahan na naman ito Marcelo Felipe and Ronald Loranza. So nag-uusap na itong dalawa. Tignan natin pag dumikit ito. Mukhang mahirap din yung ginawa ni Melvin Corpus. Nag-iisa siya. Dahil pag nakadikit itong si Ronald Loranza, Marcelo Felipe, ay mapagtutulungan na naman ito.
So mukha nakatawa lang itong si Ronald Lorenzo. Oh. Nakatawa lang. Mukhang hindi pa pagod ha. Nag-recover lang ito. Dahil alam nila ang kalidad nitong si Derwin Corvus pagdating sa sprint. Ngayon, pag nakati ito, maaaring pagod-pagurin nila ito. Subat-subaran sa pag-atake itong si Ronald Lorenzo at saka itong si Marcelo Felipe. So nag-recover lang ito mga ito eh. So dapat maganda magiging discovery rito ni Derwin Corvus. So makikita natin kung anong magiging discovery ni Derwin Corvus ni Derwin Corvus dito sa dalawang magiging kalaban niya. So ito yung mga grupo sa likod oh. So ayan, didikitin na. Nababanag sa mukha ni Ronald Lorenzo, hindi pa napapagod to. Talaga dumidiskarte lang siya dahil pag talagang makikipagsabayan sila kay Mervin Corvus ay medyo tagilid. Dahil kilala talaga na malakas pagdating sa sprint itong si Mervin Corvus. Kaya gagawin ng dalawa to, mukhang papagurin nila, napapagurin itong si Mervin Corvus sa kanya titinaham. Mamaya, pag nakadikit na sila. Okay. So, padikit na. Padikit na itong si Marcelo Felipe and Ronald Lorenzo kay Mervin Corvus. So, ano kaya magiging discarte ni Ronald Lorenzo sa Marcelo Felipe? Mukhang nag-joint post na. Ito, Victoria and Lady. So, hindi tumira itong si Ronald. Pero palagi ko, titiraan niyo ito dahil habang hindi pa nakaka-recover ng tuluyan itong si Mervin, titiraan nila pero hindi. Tumutukan lang nila. Pero nakamintin lang yan. Maaaring humabol pa dito si Daniel Bengaring and Marco Lumanog. Oh, pangate 20 dahil mahaba-haba pa ito ha. Mga 15 kilometers pa ito. Mahaba-haba pa. Tumitira itong si Ronald Lorenzo. So medyo ahon ito ang ating ruta. Ganda-gandang bakbakan ito. Ito yung sa recap natin, itong si Marcelo Felipe ay nasundutan ni Ronald Lorenzo ng 2023 sa tour at Natividad Pangasinan. At ngayon 2024 ang nanalo naman sa tour at Pangasinan ay si Steve Hora, pero wala si Steve Hora dito ha. Pumangalawa lang doon si Mervin Corvus. Pero pagdating naman doon sa San Manuel Pangasinan ay si Mervin Corvus naman yung nakadali. So maganda, kaya magandang laban ito, rematch ito. Magbibigay ito ng magandang laban at magandang panoorin para sa bayan ng Umingan dito sa kanilang Panduran 6 2024. Okay na, okay na. Okay na, okay. So, dumidikit pa. Dumidikit pa itong sa Victoria Sports. Itong si Daniel Bengarino. So, naging dalawa. Dalawang Victoria Sports. Eh, hindi nila nakakita. Ha? So, biglang dumikit itong si Daniel Bengarino. Ayun na, dalawang Victoria Sports. So, andito. Nakawala siya sa kamay ni Marco Lumanog. Marco Lumanog. So, naiwanan niya si Daniel Bengarino. Ha? Nakalusot. Ayun na. Teka. So, ito yung ating breakaway. Naging apat na to, ha? So, may kakawala kita. Rematihan na to.
matihan na. O nakadikit dito si Daniel Bencarino ah. Ano kaya mangyayari dito? Titira kaya itong si Daniel Bencarino o makikipagsabayang rematihan dito kay Mervin Corpus, Ronald Durance and Marcelo Felipe? So may naghahabol pa rito sa grupo. So nagkakabalatan, natin tignan mo yun. Nagkakabalatan pa rito sa mga mentor ito. Hindi nakadikit dito yung mga GoPro Gold ha. So walang GoPro Gold ha, nakadikit dito. Ano? Oh, umangat na sa kaluwa itong si Daniel Bencarino. Sumunod ka agad itong si Mervin Corpus, Marcelo Felipe, at saka itong si Ronald Duranza. So ito si Ronald Duranza, nakangiti lang dito sa likuran. Hindi ko pa nababanag ang pagod. Bahala ko kumalas na sa kanina. Pero dumidiskarte lang pala dahil mahirap talaga makipagsabayan din kay Mervin Corpus. So itong si Mervin Corpus ay medyo nakarecover na ito ngayon ha. So dito tayo sa barangay na Pimienta. Tignan mo lang pag may titira. O na. Umangat na kagad itong si Daniel Bencarino sa kanila. O, sa yung sinasabi ko, walang nagre-response. Walang ibang mag-abol dito kung itong si Mervin. O, umangat na rin si Mervin Corpo. Sa ina si, nagkita ni Mervin. Sino na kagad ba? Sino na pili ba? Ronald Duranza. So, nagkakabalutan na rin ito ha. Gas. 2.5 kilometers na lang tayo from the finish line. Gas 2.5 kilometers from the finish line. Tungo lang tayo makakawala itong si Daniel Bencarino sa kamay ni Mervin Corpus. So more or less 2.5 kilometers na lang or 2 kilometers tayo to the finish line. Sino kaya sa abat na to? Sino kaya walang babanat dito? May tatakas kaya dito? Talaga magiging pagsabayan na rin sa rematihan ito si Ronald Duranza. Nakakalata ko si Ronald Duranza dito lang sa likod ha. Ayun na! So ayun na! Umangat na naman sa kanila itong si Daniel Bencarino. Sunod ka na itong Mervin Corpus. Sumusunod mo na itong Marcelo Felipe. Ronald Duranza nakikipagbakbaan pa rin. So tuloy na kaya makakatakas itong si Daniel Bencarino. Pero talaga hindi, malakas pa rin talaga itong si Mervin Corpus. Talaga nakakadikit pa rin ha. Nakadikit pa rin talaga. Pero itong si Ronald Duranza dito lang sa likuran. Talaga naghihintay din ng magandang timing itong si Ronald Duranza. Diba? Inuubos nila itong si Mervin Corpus ha. Inuubos nila ang lakas ni Mervin Corpus, kakatugis. Okay, last 1.2. Last 1.2 kilometers to the finish line. Lumilingay sa likod itong si Ronald Duranza. Wala kayang nag-aabol sa likod? Wala. Walang nag-aabol. So, ayan, nasa harapan itong si Daniel Bencarino. Hindi tumitira itong si Ronald Duranza. Mukhang si Ronald Duranza talaga ang biglang bibigwas dito. So, bago tayo magbakbakan, bago tayo mag-rematihan, kailangan din natin shout out siyempre ang local government unit ng Umingan Pangasinan. Ito sa kanilang Pandu and Six at sa mga race organizer natin mga Gian at Dicula at itong si Mervin Corpus at itong si Santi Bernacea. So last 1 kilometer to the finish line. Sino kaya dito sa kanila? Ayun na, wag na kayong kukuro. So dito natin makikita ang rematch, the rematch of Ronald Duranza, Marcelo Felipe and Mervin Corpus. Last 600 meters on the finish line. Huwag na kayong kukurap, huwag na kayong bibigit. Lumingan na kayo ng maranda. Sigurado naglilagablab, nagbabaga, nag-aapoy, nakikita yan ang mangyayari dito.
Ayan na, Ronald Durasa, andito lang sa Medicoran. Bigyan natin ko unang bibigwas kung kaya nilang talunin itong si Mervin Cocos. Marcelo Felipe. Ay, Ronald Durasa, last 400 meters to the finish line. Last 400 meters to the finish line. Ito na yung draw. Huwag na kayong uharap, huwag na kayong bibigay. Humingi na kayo ng malalim dahil sigurado nagbabaga, nagmimiyab, narimatihan ang mangyayari dito. Kanino ka dito pupusta? Last 350 meters on the finish line. Ronald Durasa dito lang sa likuran. Ronald Durasa dito lang sa likuran. Marcelo Felipe, Levin Cocos, Daniel Benjarino. Ito na, humingi na kayo. Ito na, hinihintay ng lahat ang muling pag kaharap ni Marcelo Felipe, Ronald Durasa, Melvin Cocos. Ito na mga idolo, huwag na kayong mukarap. Ito na, last 200 meters on the finish line. Sino ang unang babanot dito? Marcelo Felipe, Melvin Cocos, Ronald Durasa, last 200 meters. Oh, mga sakaliwa itong si Marcelo Felipe, nagkakitita dito sa iyo na Marcelo Felipe, Melvin Cocos, Ronald Durasa. Ayun ang pinto na pinabi ng kalaman. Hindi talaga kinaya. Melvin Cocos pa rin ang nanalo. Grabe! Grabe yun ha. Kakarimatihan kaya dito. Iyan timbang. Si JP Olante, si James Paul, si Bora, si Lisa Mio, si Gilbert Valdez. Sino kaya dito? Umangat tayo itong si Iyan timbang. Sino talaga kagad ni James Paul? Last 200 meters, umangat na sa kaliwa ito. Excellent to this, humahabol pa rin Gilbert Valdez. JP Olarte, humahabol ni Ian Timbang, James Paulis Kibien. Last 150 meters to the finish line. Ayan na mga idolo, hindi natin kung magkakarimatihan pa rito. Makakamulan pa kaya ito si Bora. Umangat na sa kaliwa si Ian Timbang. Second to second, Ian Timbang, James Paul, JP Olarte, the first ball. Ayan na, si JP Olarte. Ayan! Ayan! Ayan!